Doon, na nasa gitna yung pagkain, nakapalibot yung mga tao, at yung mga tao na gustong kumuha ng pagkain, mahaba yung kutsara nila. Naaabot nila yung pagkain, pero hindi nila maisubo. Di ba yung ang haba, eh, gato kahaba yung kutsara. Parang, hindi niya maisubo. Hanggang sa kanilang pagtatry, kumuha yung isa, na ganun niya doon sa kanyang kapitbahay, pwede pala, nasubuan niya, at pagkatapos, sinubuan naman siya. Anong tawag doon? Walang isip. Yan pa namang, saan mo nakakita na ang haba ng kutsara? Maliba na lang, di ba may mga kutsara lumiliit? Pero yun ay ang haba kasi, eh, ang pinaka-moral lesson, ay yung pagkakaisa. Okay. Tayo po, this church can never go places. Hindi tayo makakarating sa anumang lugar na pupuntahan natin kung hindi tayo magkakaisa. And by the way, nalimutan ko, announcement. Yung ating pong last project is 1.6 million na lang. Pero may konting yung pong balon ni Elijah. Ah, yung balon ng ano yun? Cherry. Natuyo na po. Hindi, panalangin natin kung saan tayo padadala na yung woman of Sarepat. Okay? Panalangin niyo po dahil kung hindi magbabago, bagaman sa Panginoon nga yan, we have to stop. Okay? Tigil muna tayo kasi baka tayo ay malubog na eh hindi tayo makaahon. So, ang sabi po, eh, teka, saan ba tayo pumunta? Announcement lang po yan. Announcement po, July 29, ating pong anniversary. Pero bago yon, meron tayong Lord's Supper ng 15. So lahat po ng miyembro ay inaanyayahan. Sa totoo lang, hindi na dapat kayong anyayahan. Dapat automatic yon. Isa po, sa pagpapakita ng ating unity ay yung nagpapartake tayo sa Lord's Supper. Kasi katawan po yon, katawan. Pwede bang ang nakain lang, dila lang? Yung bang susubo, dila lang? Hindi na pupunta sa tiyan, hindi na mararanasan ang katawan yung kalakasan binigay. Hindi po eh. Pag kumain kayo, buong katawan ang affected na. Ganun po sa Lord's Supper. So lahat po ng membro, kung kinikilala nyo that you are a member of this church, ipapakita po natin yung ating unity through participating to our Lord's Supper. Okay? So yun po yung sinasabi na the joy that comes from unity. Ang sabi po sa atin dito, nothing will be impossible. Alam niyo yung sa Tower of Babel? Genesis 11:6. Bagaman, hindi maganda yung unity nila, pero kinikilala ng Diyos na yung unity ay napakalaga. Sabi sa atin, and the Lord said, nakita ng Diyos na yung mga tao magtatayo ng Tower of Babel, anong sabi ng Diyos? And the Lord said, behold, the people is one. Yung mga tao ay naging isa. And they have all one language. Yun ang maganda sa church. We speak only one language. Okay? Maganda yung, ano yung kanta, Jonah? Yung love is the only language. Ano ba yan? Love in any language. Ang sabi sa atin, and this they began to do, and now, maganda, nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Kapag ka daw ang mga tao ay nagkakaisa, ang sabi ng Diyos, wala nang makakapigil kung anuman ang gusto nilang gawin. Okay? Kaya kinikilala ng Diyos kahit yung Tower of Babel. Ang sabi niya, let us do this dahil sila ay nagkakaisa. Okay? Sa Old Testament pala, kinikilala na ng Diyos yung unity. Bagaman hindi magandang unity ang nangyari dito, pero ang pinapakita yung principle ng unity. The people becomes one, and ang sabi sa atin, whatever they do,
Hindi mo na mapipigil dahil iisa na sila. Ang church po, ang church, supposedly composed of all people na nabaptize at iisang direction ang pinupuntahan at sabi ng Bible, sana masabi sa atin ng Diyos. They speak one language and they begin to do and now nothing will restrain from them. Alam niyo tayo, doon sa katabi nila Sister Mercy, yung ano yung mall na yan? Vista Mall? Star Mall. Pag ako'y dumadaan doon, ang bilis ng ano eh. Ngayon, binuksan na eh, di ba? Samantalang kailan ko lang nakita yon na ang bilis nun, ang bilis ng nagawa. Ang sabi ko nga, kasi may pera sila. Pero sabi ko, parang mali yata. Ang church, kailangan tumigil muna. Kasi walang pera. Wala nang, hindi naman walang pera. Pero kailangan maintindihan natin na wala naman tayong outside source. Wala namang ibang tumutulong sa atin para ipagawa yung building na yan. So we are relying doon sa offering natin para matugunan yung pangangailangan natin. But, ang sabi po sa atin, eh, kung hanggang saan lang. Sa totoo nga lang po, tayo po ay yun pa lang ang atin pong progress. At sabi nga ni engineer, 400 plus thousand na saan daw natin kinuha. Yun ang Diyos eh. Pero we must, kailangan naintindihan natin na yung group of chariot, natutuyo din yun. Pero, ang sabi ng Bible, when yung book, group of chariot ay natuyo, may sinabi ang Panginoon sa kanya, kay Elijah, ng bundahan. Yung, woman of Sarepat. Okay? Nang sabi, wala naman siyang kakayanan. Pero, nung paniwalaan niya ang sinabi ng prophet, di ba, kumain siya kasama ng propeta. Okay? So, what we're trying to do here ay sabihin na ang Diyos po, kung tayo po magkakaisa, will do wonders. Pero kung tayo'y kanya-kanya, wala tayong magagawa eh. Baka isang posto lang, hindi pa natin may tayo. Pero nakita na natin through our unity na meron ang ginagawa ang Diyos. Ang sinasabi lang ng Diyos sa atin, you keep on. You endeavor to keep the unity of the Spirit on the in the bond of peace at makikita nyo kung paano tatayo yan. Kaya ako, hindi ako natatakot again. Bagaman hindi ako minsan makatulog sa gabi. Hindi, sa totoo lang, hindi ko alam ha, hindi sa iniisip ko talaga, merong mga panahon na ilang linggo na yata, nagigising ako ng alas dos, hindi na ako nakatulog. Meron lang sinasabi na, sabi ng asawa ko, may denial ka eh. Na sinasabi ko, hindi ko iniisip, pero kumbaga in the back of your mind, eh siyempre, naano ka rin dahil gusto natin matapos pero hindi nga sa atin eh. Ang problema natin, pag tayo nagpilit para matapos yan, baka hindi talaga matapos. Kaya nga, dapat tayo ay habang ang Panginoon sa kanyang kalooban ay susunod tayo. Okay? So, ang sabi po sa atin, there is joy in unity. Kaya nga, ang sabi po sa atin, ay merong kapangyarihan po. Okay? Merong kapangyarihan sa pagkakaisa. Pero meron din kahirapan. Alam mo bakit mahirap ang unity? Dalawang bagay. Ang sabi po sa atin, kasi tayo po makasarili. Alam nyo sa unity kasi, kagaya ng sinabi namin, pinag-usapan namin sa Sunday School, yung gentleness, yung pala ay yung pagiging self-will. Not self-will. Tayo kasi, pinanganak tayo. Sabi, inherent daw sa atin na tayo ay makasarili. Eh, ang problema, hinihingi ng unity sa atin na tayo po ay aalsin natin yung pagiging makasarili natin. Alam nyo, hindi naman sa itinataas ko yung kapatid na
Nahiyak tuloy ako. Hindi. Ito po ang sinasabi sa atin dito. Si maitim na siya eh. Ano yung tawag namin sa kanya, opa? Sila pala. Na sunod lang ako. Ibig sabihin ng opa ay Koreano na maganda yung kutis. Ngayon, masasabi pa bang Koreano to? Negrito na, tawag dito. Apa na, apa. Nene, anong sinasabi sa atin dito? Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa atin ay yung pong tayo ay meron pong kahirapan na magawa natin or ma-attain natin o ma-keep natin yung unity because of our selfishness. Kaya nga, hinihingi ng Biblia sa atin ng bawat isa sa atin mag-humble. Kasi pag nag-humble ka, sigurado ka hindi ka self-willed. Okay? Kaya ang sabi nun, mahirap ang unity kasi we are self-willed. Pangalawa, alam niyo ba na kinikilala ni Satan na malaki ang magagawa kung ang church ay nagkakaisa? Kahit si Satan kinikilala niya na kapag ka ang Freedom Bible Baptist Church ay naging united, malaki magagawa nito against doon sa kanyang kaharian. Kaya nga, sana po, huwag tayong pumatol, okay? Sa gawa ni Satan para tayo po ay hindi makapagbigay ng ating pong contribution para sa unity of this church. Dahil si Satan po, ginagawa ang kanyang magagawa dahil naintindihan niya na kung ang Freedom Bible Baptist Church, alam niyo ba na hindi matatapos ang building natin kung hindi tayo united? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Pero sana makita nating patuloy yung kabutihan ng Diyos as we do things united tayo. Kasi hindi naman gagawin ng Diyos ang mga bagay sa Freedom Bible Baptist Church na hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Imposible. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, with God, nothing is impossible. God can do impossible things through Freedom Bible Baptist Church kung tayo po'y magkakaisa. Ang problema natin, may mga bagay na maliliit eh. Alam nyo na yung nakakalungkot eh. Yung maliliit na bagay, hinahayaan nating masira yung unity ng Spirit. Kaya dito po, sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon that it is difficult, mahirap talaga na maabot yung unity of the Spirit. Pero ang sabi po sa atin, hindi naman imposible. Mahirap dahil merong mga gagawa para hindi maabot yung unity of the Spirit. Pero ang sabi po sa atin dito ay hindi imposible. Verse number 1 ng ating binasa, anong sabi? Ang sabi ng Apostle Paul, o verse number 2, fulfill ye my joy. Sabi niya, punuin mo yung aking kaligayahan. Paano mapupuno? Sabi ng Apostle, that ye be like-minded. Having the same love. Okay? Ang sabi doon, punuin mo. Ito na lang, bigat ng Bible. Sabi doon, fulfill ye my joy. Sabi ng Apostle Paul, kung gusto nyo na mapuno yung aking kaligayahan, ang sabi, be like-minded. Kung anong iniisip ni Brother Jairil para sa church, sana ganun din ang iniisip nating lahat. Ayon sa salita ng Panginoon, be like-minded, having the same love. Yung tayo po ay magkaroon ng pare-parehong pag-ibig. Okay. Hindi po yan yung agape love. Hindi po yan yung eros love. Hindi yan yung phileo love. Ito po ay yung agape love. Okay? Na pare-pareho tayong meron. Dahil nung po tayo nakakilala kay Kristo, we are given an agape love. Okay? Kaya tayo po makakaibig. Sabi niya, being, having the same love, being of one accord. Sabi nila,
May kotse na pala noong araw. Ayan mo. Being in one accord. Minnaintindihan. Joke yun. Pamila naman, tumawa ka naman. Ano bang kukunin mo? Ano yung course mo? Ah, hindi pala. Ano pala? So, kukunin mo ay education. Ano in English, no? So, naintindihan mo yung in one accord. Huwag ka na mag-English. Okay, ang sabi sa atin, of one mind. Okay? Kaya ang sabi po sa atin dito, tayo po ay hinihilingan ng Apostle Paul for us to make his joy fulfilled. So kung kita na tayo po ay magkakaroon ng iisang kaisipan, iisang pag-ibig, iisang layunin. Okay? Ganun po ang church. Iisa layunin natin. Mamaya, balik kayo. Sa Father's Sunday, o sa Father's ano natin, yun po ang magiging tema natin mamaya. So, ang sabi po sa atin dito, si Apostle Paul, sinasabi sa atin as members of the church, sana, punuin nyo, okay? Kompletuhin nyo yung aking kaligayahan sa unggitan ng pagiging magkaisa kayo. Alam nyo, hindi naman si Apostle Paul lang ang natutuwa na nagkakaisa ang Iglesia. Higit sa lahat ng Panginoon. Okay? So, yun po yung sinasabi. Meron po tayong lima na titingnan na iyano natin sa ating topic ngayon. Nagsabi, five ways to keep the unity na nanggagaling sa joy. Una, verse number 3. Ang sabi po sa atin, basahin natin yung verse number 3. Ang sabi po sa atin, let nothing be done through strife or vain glory. Yung strife. Huwag nyo daw gawin ang mga bagay sa magitan ng pagkakampikap. Tama ba yan sa Tagalog? Strife? Away. In a way, kung tatagalugin mo talaga yun, away. Okay? Ang sabi po sa atin dito, number one, mga tatay, tingnan natin. Ang sabi po sa atin, refuse to compete. Refuse to compete or compare. Ayan, mga nanay, iwas-iwasan nyo po na i-compare yung asawa nyo sa ibang tao, sa ibang tatay. Iwas-iwas. Di ba, laging naririnig natin, bakit ba ikaw? Ayaw kong gumaya kay kumpare. Eh bakit hindi si kumpare pinakasalan mo? Yung pala naman, ang gusto mo si kumpare. Ang sabi po sa atin, refuse to compete. Alam nyo, ang hindi nyo kaaway ang asawa nyo, hindi nyo kaaway ang anak ninyo. Ang kaaway natin ay ang Diablo. Okay? Kaya, tayo po, kung nanay, tatay, hindi po kayo pinagsama para mag-away. Maglaban. At by the way, sabi nga ni Kristo, kung si Belial, kalaban yung mga demonyo, paano kakayo yun? Di ba sinabi ng mga tao na si Kristo daw nagpapalayas ng demonyo sa pangalan, kasi siya daw ay sa pangalan ni Belial. Eh si Belial, Prince of the Demons. Papaalisin ni Belial yung mga demons, samantalang katropa niya yun. Eh di ibig sabihin, hindi tatayo yung kanyang kaharian dahil sila-sila naglalaban-laban. Principle, ang tatay na lagi kinukumpara ni nanay, kalimitan kasi, di bali sana kung ang comparison sa asawa, ang mas magaling ka kay kumpare. Hindi naman ganun lagi. Ano lagi sinasabi? Ang tanga-tanga mo, ayaw kong umayan doon sa kay kumpare. Hindi mo ganun? Ay, natatawa kayo. Totoo lang naman eh. Pag kinukumpara niyo ang asawa niyo, hindi dahil mas magaling ang asawa niyo. Kalimitan, ikinukumpara niyo yung asawa niyo doon sa mas magaling. Kaya si Mister, ang tangkad, 5'6'8", pero sa paningin ninyo, parang unano. So, ang sabi, refuse to compete kasi hindi kayo magkalaban. Refuse to compare sa mga anak. Anong nangyari kay, yan, yung magkapatid na Esau at Jacob?
Paborito. Kalimitan kasi pag sinabi mong paborito, kinukumpara mo yan. Di ba? Ayaw kong gumaya sa anak, sa kapatid mo. Ang galing-galing. Ikaw ang bobo mo. Buti sana, hindi ka na ipinanganak. Ah, hindi ba? Anong nangyari dun sa magkapatid? Magpapatayan sila. Dahil po sa may mga magulang na nagko-compare at ginagamit nila yung kanilang relationship to compete one with another. Hindi po tayo ang naglalaban-laban dito. Tayong magkakasakpe, ang church po, kung kayo'y miyembro ng Freedom Bible Baptist Church, ang kalaban natin, yung harvester. Hindi. Sa basketball. Ang sabi po sa atin, tayong magkakasakpe. Paano kayo mananalo sa isang labanan na kayo-kayo mismo magkakaaway? Dapat ang sinisiko yung kalaban. Eh, wala eh. No, you know. Oh, wala, sikuhin mo kalaban mo. Kalaban mo yun eh. Pero sikuhin mo pa si Opa. Amay, sala. Hindi, ibig sabihin lang, naintindihan natin. Kaya, si tatay po, nanay, hindi siya ang kalaban niyo. Okay? At Ilinda, hindi si Kuya Tony kalaban ko. Hindi, ikaw malapit eh. Ate, magaman ganito si Mark, pero hindi si Mark ang kalaban mo. Ang kalaban natin ay ang gawa ng kaaway na pinipilit na masira yung unity ng pamilya. Kasi pag nasira, ito lang, pag nasira ang mag-asawa, sinong kasamang nasisira? Mga anak, huwag kayong magkakamali na iniisip nyo nasira kayong mag-asawa, hindi nasira ang anak ninyo. Hindi po. Hindi totoo yun. Dahil, imposible nasira kayo, hindi kayo nagkakaisa, nagkakaisa pamilya nyo. Kaya pala naging bakla anak mo eh. Kasi hindi kayo nagkakaisa. Hindi lahat ng bakla ay dahil sa hindi nagkakasundo ang mag-asawa. Pero isang dahilan, kaya may anak na tomboy, kaya may anak na bakla, ay dahil hindi nagkakaisa ang mag-asawa. Okay? Tulungan tayo ng Diyos. Okay? So ang sabi po sa atin, we are not competing one with another. We are not competing, we are not comparing. Ang church po na ito, huwag niyong i-compare sa anumang church. Kasi, meron pong sariling entity ang church. May sariling dealing ang Diyos sa Freedom Bible Baptist Church. May sariling dealing ang Panginoon sa Pagsanghan Bible Baptist Church. Hindi kino-compare. Ang problema natin, lalo na, sabi mo ha, pagka nagsasama-sama yung mga pastor, wala nang pinag-usapan kundi, magkano na offering? Alam nyo, sabi, kung gusto mong, pag may nakita kang pastor, ayan, sama-sama, na malungkot, madaling malaman kung bakit malungkot yan. Maliit ang offering. At magpapakamatay, walang offering. Hindi! We are not competing, we are not comparing one with another dahil iba ang dealing ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung asawa nyo, huwag nyong i-compare sa iba kasi wala kang makikita ang katulad niya. Hindi nyo napapansin yun. Dapat yun ang nakikita nyo. Pasalamat siya, pasalamat si Brother William. Ah, hindi, Sister Shirley. Father Sunday ngayon eh. Kayo ba ba nata namin? Pasalamat ka, Sister Shirley, dahil si Brother William ang binigay sa iyo. Kasi wala nang katulad to. Extinct na ito eh. Ano yan eh? Ano tawag na yung sa National Geographic? Endangered species na ito. Dapat nilalagay sa museo yan eh. Kasi wala nang katulad. Hindi, lahat po tayo wala nang katulad. Kaya pag binigyan ka ng asawa, pagtyagaan mo. Hindi, lagi naman ganun sinasabi. Pag tinanong, anniversary namin, 15 years na kami, ano lagi tinatanong? Abay, ilan taong ba yung nagtitiisan? Pero sa totoo, pasalamat ka, yan ang binigay sa iyo. Kasi, work of God yan.
Pagka work of God, may trabaho ka rin gagawin para mag-unite kayo. Bakit hindi nagiging united ang mag-asawa? Kasi hindi kayo nag-work out para maging isa kayo. Hindi ba sabi ng Biblia, ang dalawa magiging isa? Oo. Eh, 30 taon na kayo, hindi pa kayo magkakaisa. Anong sinasabi daw yung unity? Kung 45 years na kayong kasal, hindi pa kayo magkamukha. Ang ibig kong sabihin niyan, hindi talaga nag-unite ang spirit at yung inyong ano sa pag-aasawa. Dapat po, ako, kami ay ilang taon na tayo, ma'am? 2013. Hindi namin napapansin na 5 taon na pala kaming kasal. Na parang honeymooners pa kami. Oh! Isa December na ay ano kami, escudero kami. 3 days! Oh! Parang magkaanak kami. Aboy. Lele, meron kaming pinag-uusapan na naka 5 years na pala tayo. Pero dumadating yung pagkakataon na yung iniisip mo palang hindi mo sinasabi. Yun din palang iniisip niya. Dapat dumating yung pagkakataon na ganun ang mag-asawa. Yung bang body language lang, naintindihan na. Alam niyo, mga babae, mahirap bang malaman na nagloloko asawa niyo? Hindi. Lalo kung kilala niyo asawa niyo. Pero kung hindi niyo kilala, hindi niyo nga malalaman. Di ba? Bakit ang lalaki nakakapagpatuloy na manloko sa inyo? Kasi hindi niyo kilala asawa niyo eh. Samantalang kung kayo po habang tumatagal ang panahon, nag-unite kayo, without competing, without comparison, lumalalim ang kaugnayan, pag nagbago ang ugali ng asawa mo, alam mo may ginagawang mali. Kasi, nagbabad na kayo eh. Iisa na yung kalikaw ng bituka ninyo. Hindi masamang sabihin yun. Iisa na yung inyong iniisip. Kaya pag may nagbagong kaisipan sa kanya, madali mong malaman. Pero kung hindi na-develop yan, baka patay ka na, hindi mo pa nalaman, tatlo na pala anak sa ibang babae. Di ba meron ganon? Kung kailan na matay, dadating yung sino kayo? Kamag-anak ba kayo? Ba hindi, asawa ako ng asawa mo. Hindi, totoo naman yan ha. Hindi yung biro. May dumadating na ganon na namatay si Mister, abay pengin mana, ano mana? Wala nga mana eh. Aba hindi, anak din kami. Aba kaya pala kamukha eh. Kamukha ng anak ko. Ano sinasabi sa atin? Do not compete. Refuse to compete. Refuse to compare. Huwag niyo nang i-compare sa iba ang asawa niyo kasi wala kayong comparison na makukuha. Unique ang asawa ninyo. Pagbutihin niyo yung inyong pagsasama, mga misis, kilalanin nyo yung inyong asawa para maintindihan nyo. Di ba kaya kayo nag-aaway? Kasi hindi mo naintindihan ang asawa mo eh. And then, in fairness sa mga nanay, yung mga tatay naman, intindi-intindi mo naman. Eh, ang sabi ng Biblia, sabi ng kasabihan, yun daw babae, kalangitan, pinaglisaan. Sapit ng manok. Sapit ng bibi na lang. Hindi. Napakahalaga po na maintindihan natin yung kung ano yung asawa natin para hindi natin i-compare sa iba. Alam niyo, pag nagsisimula tayong i-compare ang asawa natin sa iba, may danger na lumipat sa kapisbahay si Mister. Hindi, alam niyo, sinasabi ko yan, pero totoo yun eh. Bakit lumilipat sa kapisbahay si Mister? Kasi si Mrs., hindi niya naintindihan si Mister. Okay? So, yun po yung sinasabi sa atin na ang church po, for us to have joy that comes from unity, we must not compare. We must not compete one with another kasi tayo ang magkakakampi. Okay? Hindi po nag-aaway ang magkakakampi. Hindi nakikipagdalastasan sa kakampi. Hindi po. Tayo po, we must work together as a team. Sabi ng coach. Okay? So number one, do not compete, do not compare. And then number two, ang sabi sa atin dito,
recognize your pride. Ang sabi sa atin, with vain glory. Dahil sabi doon sa ating binasa, strike number one or competing, and then vain glory. Recognize your pride. May isang kwento na meron isang eroplano na apat ang sakay na magka-crash. Ang problema, apat yung tao, tatatlo yung parachute. Unang nagsalita yung pilot, sabi niya, meron akong pamilya eh. At maliliit pa yung anak ko. So, kukunin ko yung isang parachute. Tumalon siya pagkatapos. Ang natira, yung Boy Scout, yung pare, at saka yung scientist. So, ibig sabihin, dadalawa na lang yung parachute. So, sabi nung scientist, since ako'y magaling, galing ako. Sayang naman kung mamamatay lang ako sa paraang ganito. Kukuhanin ko na yung isang parachute. Tumalon siya ngayon. Ang natira yung pare, huwag na pare. Ano pa yung pare? Pastor na lang. Yung pastor at saka yung Boy Scout. Eh, since mabait ang pastor. Sabi ng pastor, to, kasi Boy Scout pala, maliit pa. Since ikaw naman ay bata pa, you live your life. Ibibigay ko sa iyo yung parachute. Sabi ng bata, hindi na po kailangan, pastor. Kasi yung matalino, ang kinuha yung bag ko. Yung backpack pala niya ang kinuha bago tumalon. Sobrang galing eh. Okay? Alam niyo, minsan yung kagalingan natin nagpapahamak sa atin. Hindi, sa totoo lang. Pili ka ng pili ng maganda. O, ano nadali mo? Hindi, ano sinasabi? Because of our pride. Okay? Kailangan maintindihan natin, meron pong pangit na nagagawa yung ating kataasan. Alam nyo, pasalamat kayo, ginagamit kayo ng Panginoon, pero huwag kayong magmamalaki. Dahil kung magmamalaki ka, ayan, Ramil, ako, hindi ko alam, parang si Brother Julius noon, hindi ko alam, nagagaling siya sa piano. Si Ramil, hindi ko, wala sa hinagap ko, nagagandang boses nung batang ito, wala sa mga eh. Pero ngayon, kahit mag-solo siya, kahit meron siyang kasama, nangingibabaw yung boses niya. Alam niyo kung bakit? Dahil, bagaman, marami pang kailangan, di ba, ibig sabihin ay marami pang baguhin, dapat baguhin sa batang ito. Pero, alam niyo tayo, kung mananatili tayo sa kababaan natin, ang sabi ng Bible, ang Diyos ang magtataas sa atin. We never know. Si Brother Ramil, ganyan niya ngayon. Eh, hindi natin alam kung ano nga magiging ano susunod. Pero, kung mananatili siya sa Panginoon, magpapakumbaba siya sa Panginoon, we never know. Baka susunod siya sa kanyang kapatid na gagamitin ng Panginoon sa mission. We never know. Diba, hindi naman natin alam eh. Ang mabuti lang ay kung tayo ginagamit ng Panginoon at makita ng Panginoon na tama yung puso natin, one day, ibubulong sa inyo ng Panginoon, gagamitin kitang dakila. Sa dakilang bagay na, alam niyo ba na, napakalaking privilege natin na tawagin tayo ng Panginoon sa gawain? Kung meron na daw pong pinakadakilang bagay na pwedeng maranasan tayo sa buhay, sa pananampalataya natin, maranasan natin ang panawagan ng Diyos sa atin. Alam niyo, pwedeng yumaman kayo, pero kung hindi niyo nakita ang panawagan ng Diyos sa inyo, pinakamahirap na tao kayo. Totoo po. Kahit pa lahat ng kayamanan magkaroon kayo, pero hindi niyo nakita sa buhay niyo ang kalooban ng Diyos sa inyo, kayo ang pinakamahirap. Tandaan niyo po, pinakamahirap na tao, yung taong nabuhay na hindi nakita ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Na wala na tayong nakita, kundi yung kalalagayan natin dito sa buhay na ito. Alam niyo ba na ang buhay na ito'y lilipas? Kahit 3 milyon araw-araw ang kita mo, pagdating mo sa langit, hindi tatanong ng Diyos yon. Ang itatanong ng Diyos, di ba sa Bema Judgment? Hindi ba ang sabi, magbibigay sulit tayo dun sa mga bagay na ginawa natin sa katawan natin?
mabuti o masama, hindi itatanong kung natapos ka ng kahit ilang kurso ang natapos mo. Yeah, sabi nga ni Brother Dandy, ako wala akong natapos na kurso. At least sa college, pero na Bible college ako. Hindi ko sinasabi na hindi mabuti yung may natapos, hindi po. Ang sinasabi ko lang ang totoo. Sa langit po, hindi tatanong kung anong course kinuha mo. Hindi itatanong kung anong nangyari sa inyo pagkatapos na natapos ka ng course, nagkatrabaho ka, nakapag-asawa ka ng maganda. Nga nakakalungkot eh. Nakapag-asawa ka ng maganda, pero humiwalay ka naman sa Panginoon. Nakakalungkot. Maganda pa, pangit ang pinili mo na nasa Panginoon ka. Kasi yung ganda nga ng pinili mo, inihiwalay ka naman sa Panginoon. Kaya nga yung mga lalaki dito, mga young people, huwag kayong magsyadong magtitiwala sa magandang babae. Kasi baka ipinadala yan ng kaaway sa inyo para ihiwalay kayo. Hindi nyo ba naiisip yon? Na bakit maganda ang ipinapain sa akin? Eh tayo naman, tuwan-tuwa, maganda kasi may gusto sa atin. Tanong lang, yung bang maganda na sinasabi mo ang mukha, nailapit ka sa Panginoon? Ako, gusto kong sabihin sa inyo, kung maganda yan at hiniwalay ka sa Panginoon, hiwalayan mo. Alin ang mas mahalaga? Yung magandang napangasawa mo, na pagdating mo naman sa langit, wala kang pwedeng iharap sa Diyos? Iharap niyo ba yung asawa niyo sa langit? Hindi po. Wala kayong dadalhin pagharap niyo sa langit. So, yun po yung sinasabi na we must, refuse ba? Yung pride? Recognize your pride. Yes. Lahat po tayo mayroong tendency na tumaas yung pride natin, yung ego natin. Na dapat sana, ang sabi po sa atin dito, kung meron mang privilege na binibigay sa atin ng Diyos, dapat po lalo tayong magpakababa sa Kanya. Dahil ang taong nagpapakababa sa Diyos, itataas ng Diyos. At yung taong nagpapakataas, ibababa naman siya ng Diyos. Mga young men, nung kayo nag-aaral sa high school, nasa Panginoon kayo? Tanong. Ngayong ikaw ay nasa college, nasa Panginoon pa rin ba kayo? At ngayong may trabaho ka na, nasa Panginoon ka pa rin? At ngayong may asawa ka na, nasa Panginoon ka pa rin? Kasi, kapag ka ikaw ay nasa isang kalalagayan, narito, at nawala sa Panginoon, tanong lang, anong dahilan? Kalimitan po is pride. Kaya ang sabi po sa atin dito, we must recognize that pride is always naririyan. Kumita ka lang ng ganito, eh akala mo eh, ang sabi po sa atin dito, hindi po worth. Hindi worth. Na dahil doon sa mga bagay na yun, nagkaroon tayo ng pride at inihiwalay tayo sa Panginoon. Hindi po worth yan. Nagkanubya ka, ang ganda. Pagkatapos kung wala ka sa Panginoon, nakakalungkot na minsan, nasa Facebook pa, pinagmamalaki na meron akong nobya na hindi nananampalataya. Nakakalungkot, nakikita ko, pinagmamalaki niyo pa na meron kang nobya at nobyo na di mananampalataya. Nakakalungkot dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos sa atin, we deny the pride na dadalhin tayo. Hindi ba si, kilala niyo si Satan? Anong naging kasalanan niya? Pride. Sabi niya, magiging mas magaling ako. Dito ako lalagay. Anong ginawa? Ibinagsak siya ng Diyos na parang lintik. Akala ko noon, mura yun eh. Kasi di ba ng nanay ko, sanay na lintik ng batang tuwa. Yung palang lintik, kidlat. Di ba kidlat pala yun sa Bible? Lintik pala sa Bible is kidlat. Eh noon, naririnig ko lang yung lintik pag minumura ko ng nanay ko. Ikaw na lintik na bata ka. Ang tigas ng ulo mo ah. Yung pala ay kidlat pala yun.
Nasa Bible po yun. Si Satan po ay bumagsak na parang lintik dahil sa kanyang pride. So, tatay, kung meron mang dapat na mawala ang pride, kayo yun. Okay? Tatay, dapat kung meron mang mapagkumbaba sa pamilya, pride po yun. Tatay po yun. Okay? At kung makikita ng pamilya natin na tayo bilang tatay ay hindi nagko-compare, hindi nagko-compete, at nire-recognize natin yung ating pride, then, ang sabi po sa atin, we will have joy na cause ng unity. So, sa church po, ang sabi po sa atin dito, we don't need pride. Hindi natin kailangan ang pride. Ang kailangan natin, humbleness of spirit. At makikita nyo na magkakaroon ng kaligayahan ang iglesyang ito na nagiging cause para tayo po ay maging united. Okay? So, po, tapos na mo. Okay, let's pray.